Linggong ito ay nagsalita po si Secretary Boying Remulla. Makikipagtulungan na raw ang Pilipinas sa ICC at ang tinanong kung bakit nagbago ang ihip ng hangin, ang sabi ni Secretary Remulla, kasi nga po nagkaroon ng resolusyon ang Kamara de Representante. Parehong-pareho pong nangyari sa SMNI na bagamat walang bisa yung resolusyon ng Kamara kasi wala namang resolusyon din ng Senado, dahil pinasara nila ang SMNI, sumunod ang NTC. So di ba tama ako? Ganyan ang formula nila. Miski alam nila na walang resolusyon galing sa Senado, basta nariyan ang resolusyon ng Kamara, eh hindi po pwede ma-ignore ng executive branch of government dahil nga yan ay sense of the House. Pero kinonterband na naman ng ating presidente ang pagnanais ni Mr. Speaker at ng kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. No, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. I will not lift a finger para makipagtulungan sa ICC. Napakagandang balita po yan. Kaya lang, ang tanong ng marami, totoo kaya ito? Kasi nga po, napakadami ng sinabi ni PBBM na mukhang hindi naman sinusunod ng Kamara at ng Executive Branch of Government. Una-una, sabi niya, hindi natin kinakailangan ng charter change, pero isinulong pa rin ni Speaker, the Presidential Kasin. Pangalawa, itigil ang pirma dahil yan ay talagang hindi niya katanggap-tanggap dahil nga nanunuhol pa at saka hindi siya papayag na mabuwag ang Senado. Sinuway ni Mr. Speaker, bagamat sa harap ni Presidente nagkaroon na ng kasunduan na mangunguna na rito ang Senado. Pero alam niyo ba ho ha, meron na naman akong itim na uwak na nagsabi, nako, sang katotohanan daw, isang ayon talaga ang Presidente dyan sa pirma na yan. Hindi ko po alam ang katotohanan, pero tsaka po natin pag-usapan yan dahil meron po talaga akong nakuhang impormasyon tungkol dyan. O, ngayon naman, bagamat sinabi na ni Presidente hindi siya makipagtulungan, bakit kasi nagsalita ang Secretary of Justice na makipagtulungan siya? Sino na naman ang masusunod? Mr. Speaker o Mr. President? Well, obvious po ang mga pangyayari ngayon. Mukhang hindi po talaga tayo sigurado kung sino ang masusunod. Hindi na po tayo sigurado kung sino may control sa ating bansa. Sa katunayan po, sa ating sistema ng gobyerno, ang presidente ang pinakamakapangyarihan sa executive branch of government, bagamat sa legislatibo na co-equal branch of government niya, talagang namumuno niyan ay si Speaker at saka si Senate President. Pero sa totoo lang po, sa lahat ng mga ahensya at sangay ng gobyerno, ang presidente ang pinakamakapangyarihan dahil kung merong isang kapangyarihan na hindi ibinigay ng saling ang batas sa kahit kaninong sangay ng gobyerno, ito po ay kapangyarihan ng presidente. Yung tinatawag na residual powers of the president. Pero ang problema po, bagamat ang presidente nga ang pinakamakapangyarihan dahil meron siyang residual powers, bagamat ang teorya ay co-equal branches of government, pagdating sa pagpapatupad ng batas, pagdating doon sa pagtutulungan para nga magkaroon ng jurisdiction ang isang dayuhang hukuman, ehekutibo talaga ang gagalaw dyan. Pero bakit nga ang ibang mga ehekutibo, bagamat walang bisa ang resolusyon ng Kamara, eh mukhang sumusunod sa Kamara? So kung kayo po ang dating Presidente Digong at si BP Sara na po pwedeng ma-issuehan ng warrant of arrest at kinakailangan ng pagtutulungan ng gobyerno sa pag-aaresto sa kanila, ano pong mararamdaman nyo sa sinabi ni Presidente sa kabila ng katotohanan na hindi naman nasusunod of late ang mga pagnagsasabi ng Presidente? Tapatan po. Talagang naging matindi po ang tensyon sa panig ng Duterte at ng Marcos dahil nga po dito sa issue ng ICC. Nabalita ko na po sa inyo na talagang nagkaroon po ng pagbabago ng ihip ng hangin. Ang impormasyon ko po, si Presidente mismo, yung sinabi niya na pag-aaralan ang pagbabalik sa ICC kasi nga may nagmarites sa kanya na nagdi-distop daw si Presidente, dating Presidente Duterte. Ang aking paninindigan, hindi po totoo yan. Bakit naman susuporta ang dating Presidente Duterte sa distop na magiging dahilan na mawala rin naman dato ang sarili niyang anak na si Vice President Sara Duterte? At ang sabi nga niya, pag nagkaroon ng destabilization at pumasok ang military, gagawin lang nilang palamuti ang Vice President kung siya ang gagawing
symbolic head of government. Kaya ang sabi niya, sasabihin niya pag mangyari yan si VP Sara, huwag kang tatanggap dahil gagawin ka lang puppet ng militar. Pero alam niyo pong nakakabahala, kapag patuloy ang ginagawa ni Speaker na pagsuway sa presidente, mas naniniwala ang taong bayan na hindi kontrolado ng presidente ang gobyerno. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga may sikreto na alam ni Speaker, kaya ganun na lang kung paano niya lapastanganin ng presidente. Or siguro nga may mga pananahon na talagang hindi in control ang presidente. Hindi ko po alam kung ang katotohanan dyan. Pero ang delikado po dyan, nung minsan na sa tingin ng militar, nawalan ng kontrol ang presidente sa pangyayari sa ating bayan, sila na pong nagdesisyon na sila na ang mamumuno. Kailan po ito? Noong 1986. Nung nagkaroon ng perception ng militar na talaga may sakit na ang dating presidente Marcos Sr. at hindi na niya kontrolado ang military at ang kanyang gobyerno, kanya-kanya na, nag-alsa po sila. Bumitiw po sila sa chain of command at pinaligiran sila ng taong bayan. Ngayon po, ginugunita natin yon as people power. People power po ang tawag natin, pero sa katotohanan, kudita po yon. Militar ang nagsabi, ayaw na namin dahil hindi na kontrolado ni Marcos Sr. ang gobyerno. Diyan po ako natatakot. Abay, baka dumating sa punto, dahil nga kontra na kontra Speaker, naisipin ng militar na hindi na kontrolado ng presidente ang gobyerno. At kapag naisip ng militar na naman yan, gaya na nangyari sa Thailand, gaya na nangyari sa Myanmar, baka mag-desisyon sila na sila na ang magiging liderato. Patay na naman ang demokrasya natin. Ako po, yes, tagapag-suporta po ako ni VP Sara, pero ayaw ko po yan. Dahil kapag ang militar ang nag-desisyon na sila na ang magiging leader ng bayan, mawawala na rin po ang mandato ni VP Sara. Noong 1986 po, ang sabi ng Korte Suprema, nagkaroon tayo ng revolutionary government dahil nga nag-alsa. So nabaliwala ang saligang batas, nabaliwala ang termino ng lahat na halal na opisyales. Naalala nyo, di ba? Marcos Tolentino noon, pero nawalan sila ng mandato. Ganyan din po ang mangyayari, kaya ayaw kong mangyari yan dahil ayaw kong mawalan din ng mandato si VP Sara na halal ng 32 million Pilipinos. Huwag naman po. Pero ngayon pa lang, dear PBBF, na mahal ko pa rin, sana po ipakita nyo na kontrolado ninyo ang gobyerno dahil nagmamasid na po ang militar kung sino talaga ang calling the shots and who is in control of government. Pag sila'y nagkaroon ng desisyon na wala nang may control sa gobyerno at naghihimasok na ang mga walang mandato, bakit naman sila papayag? E di sila na dahil sila naman may hawak ng baril. Miski wala silang mandato, iisipin nila, eh ano? Eh wala rin naman mandato yung nag-co-control ng gobyerno. Nasa tingin ng marami ay si Mr. Speaker at iba pang mga walang mandato galing sa taong bayan. Ang mandato po ni Speaker, maging representante ng kanyang distrito, hindi po maging presidente ng 110 million na Pilipino. Ang aking pakiusap, PBBM, put your foot down, put the speaker in his proper place, assert control. Dahil ngayon po, hindi po problema si Vice President Sara. Ang problema po, yung kawalan ng tiwala ng militar na meron pang control ang presidente sa ating gobyerno. Agree or disagree? Tingnan po natin ating mga texters. Alam ko, konti lang siguro ating mga nanonood ngayon kasi Biyernes. Thank God it's Friday. Gumigimik. Pero sana naroriyan pa rin kayo. Yaya Alihasan, good evening Idol HR, pwede bang kasuhan si Tamba sa mga ginagawa niya? Watching from Malaysia. Eh naku eh, paano niyong kakasuhan eh? Pati nga presidente, sinusuway. Pati yung mga ahensya ng gobyerno, sinusunod. Eh paano ba yan? Pobreng Pinoy, wala na attorney, balita eh si BBM mismo gusto ng PI dahil sa term limits. Naku, nabalitaan ko rin po yan. Kaya nga hindi ko rin maintindihan kung sila ay good cop, bad cop lamang, no? Pero napakalapit po sa presidente na nagsabi yan na siya mismo daw ang may gusto. Dennis Del Rosario, do you think attorney may tiwala pa mga Duterte sa Marcoses at Romualdez, especially VP Inday Sara? Well, kahapon po magkasama sila sa DepEd unless nagpaplastikan lang sila. Mukha namang chami pa rin sila. Ang tingin ko po talaga
sa personal na relasyon, wala pong problema si Presidente at si VP Sara.